Yo, what's up guys? Kumusta kayong lahat? Welcome back to our channel, Kalimay Online po. Sa mga bago lang sa ating channel guys, huwag mag-atubili, mag-subscribe at ibukas ang bell para updated ka sa mga balita about sa mga barya natin dito sa Pinas. Today po, mapunta naman tayo dito sa mga 1 piso BSP series coin year 2004, 2005 at 2006. Ayan, pero may malaking katanungan sa tatlong year. Alin nga ba ang hard to find na at alin ang mataas na ang mga value? Masagutin natin yan, mga tanong na yan. Kaya kayong makakapanood dito, siguradong magiging updated ka sa halaga ng tatlong coins na ito. At sa isa pang katanungan, asan nga ba ang mga year 2005 na piso BSP coin niya? Dahil dito sa atin, itong 2005, mga hinahunting ng mga coin collector. Kaya ayan, hahanapin natin ang sagot sa nilista. Kaya guys, muli, samahan nyo ako hanggang dulo. At bago tayo pumunta sa nilista guys, kunin nyo muna yung hawak ninyong 1 piso na year 2004, 5, and 6. Kung meron kayo 2005, mas maganda kasi hard to find yan. Kaya hanapin nyo muna guys pa kasi mas magandang manood habang hawak nyo yung mga coin na itatopic natin ngayon. Dahil ako guys, ayan, kung makikita nyo naman sa screen, 2004 at 2006 lang yung akin. Wala pa ho akong 2005 pagpasa hanggang ngayon. Hindi pa rin ako nakakabingwit na niyan kahit isa. Kahit pangit ang kondisyon, hindi pa rin ako nakakahanap niyan. So, baaring nga. Hindi, talagang hard to find na talaga ang 2005. At sa aking pagkakalaw, itong 2006 na ito, medyo semi-hard to find ito. Pero titignan natin sa limista kung ibig sabihin yung katotohanan kung talaga nga bang hard to find ang mga coins na ito. Lalo na yung year 2005. Okay guys, ito na ulit tayo sa limista. Kaya once na nandito na kayo guys, tumutok na kayo at wala kayong munang gumawa no, kung ano-ano dyan pag nag-explain ako dito sa ating topic. So ito, sa mga hindi mo nakakaalam kung paano pumunta rito, punta lang kayo sa Google, search nyo lang yung Lumista. Ayan, tapos kung gusto po ninyo mag-sign up, sign up lang kayo dito, pwede po kayo mag-place na inyong mga old coins dito. Ayan, ito ang ating coins. Ayan po yung kanya mga features o series at ang dyan ang kanyang reverse. Lahat po ng kanyang features, lahat po ng mga barya na gusto nyo search ang features, nandito na yan siya, kompleto na yan. At yung may mga information na rin po dyan sa mga barya ang inyong isi-search dito. Ayan, at paralang po din sa inyo guys, yung ating 1 piso guys, mayroon po tatlong klase yan. Yan po yung may tinatawag din siyang reverse 1, 2 hanggang 3. Ayan po yung guys. Ngayon, sa bandang ibaba, pa-scroll nyo lang at hahanapin na natin yung 2004. Ayun po yung gawin natin topic ngayon, 2004, 5, and 6. So, ito na. So, I guess, ito na. Year 2004, 5, and 6. Hawak nyo na ba yung inyong mga barya dyan? Ayan, yung aking kasing hawak na barya kanina, medyo maganda pa yun. So, alam ko itong year 2004 ay common lang. Marami pa itong umiikot sa market. Pero pagdating po dito sa Lumista, meron po yung value. Kasi marami po nga nag-offer ng kanila mga barya dito. Ayan, makipapansin po ninyo, 36%. Ibig sabihin marami. Ayan, sa very good condition, meron po siyang value na 21 pesos sa fine. Ayan, 5 lang. Mas mataas po yung very good, samantalang mas maganda yung fine condition. Ibig sabihin po niyan, kukunti yung fine condition dito. Sa very fine, medyo marami, 12 pesos. Extra fine, 24 pesos. About uncirculated, 39. At sa uncirculated, medyo mataas ang kanilang palitan dito is 85 pesos. Ayan po. Kung meron po kayong 2004, yung maganda condition, pwede nyo po nga, pwede po kayo mag-sign up dito sa Lumista. Ayan po. Punta tayo dito sa year 2005. Itong 2005 na ito, talagang ito na po yung pinaghahanap ng mga hunter, ng mga coin hunter.
kasi hindi makompleto yung kanilang series na 1 piso kasi mahirap hanapin tong kuha na ito na year 2005. Pansinin po ninyo, 1.1% lang. Napakababa po. Pero bakit merong sa verifying condition meron pong value dito na 101. Ibig sabihin, meron na rin po na nag-place na kanilang year 2005 dito. Ayan. Pero mababa lang. Ibig sabihin, kukunti lang. Kaya sa verifying condition lang. Ayan na. Sa verifying condition lang, guys. Mataas na siya. 101 pesos ang isa. Ayan. Paano kung ang hawak mong year 2005 ay about uncirculated o kaya is uncirculated. So, ibig sabihin, kung meron kayong ganong kagatan na 2005, mas mahal po. Maaaring dumoble ang presyo niyan. Maaaring mag-triple pa ang presyo niyan sa isang uncirculated or brilliant uncirculated. At sa akin din pagkakalam, siyempre may tatlong klase yan eh. Maaaring may reverse 1, reverse 2, at reverse 3 pa yan. So, depende kung ano talaga yung pinakamadalang na madalang sa year 2005. Yun ang magiging pinakamahal. Pwede po yung umabot ng 500 hanggang 1,000 ang bentahan yan. Ayan guys. Kaya kung meron kayong year 2005 guys, ha, pakaingatan po ninyo yan. Huwag kayong basta-basta magbibenta. Alamin nyo muna yung tamang presyo at humanap kayo ng tamang coin collector na mabibili naman ang inyong year 2005 na sapat. Pero kung ang inyong hawak na year 2005, pwede nyo naman ibigay ng mura yan. Kung halimbawa, ayan, verifying condition, pwede nyo na ibigay ng 100. At kung mas pangit pa dyan, pwede kahit sa mga 50 pesos. Pero kung ayaw nyo naman naibenta, i-safety nyo na lang po dyan kasi kahit hindi ganun kaganda yan habang tumatagal ang panahon, tataas pa ho ang kanyang value. So, ayan. Ayan, diretso tayo dito sa panghuli, year 2006. At po nga year 2006, mayroon po ako nito. Nakita nyo kanina. Mababa din po, konti. Mas mababa lang po ng, mas mataas po ng konti. 1.9% compared dito sa 2005 na hard to find. Pero itong year 2006 na ito guys, wala rito. Wala man lang isa na nagkuha ng kanilang barya. Kasi itong pagkakaalam ko kung ano ito, semi. Pumapangalawa na siya. Semi hard to find ito, pumapangalawa. Pero pagdating dito sa Namista, wala. Pagdating sa Namista, siya yung hard to find. Ayun po guys, kasi wala eh. Pero kung meron kayong hawak nito guys, isipin nyo na lang po muna yan kasi darating din yung araw na magiging magka-level na itong year 2005 na ito tsaka year 2006. May makikita kayo yan, may ilang-ilan, itabi nyo na lang din. Kasi nga dito sa Namista eh, wala eh. Kaya hindi ko masabi yung kanyang value nito. Pwede natin sabihin na sa kondisyon na example lang, 2006 example, uncirculated. Pwede nga bibigyan natin siya sa uncirculated condition na 100 pesos. So ayan guys, comment po kayo kung ano po yung mga hawak ninyo dyan sa tatlong ito, 2004, 2005, at 2006. At i-comment nyo na rin guys kung ano yung mga hawak nyo nga, kung ano-ano yung mga condition para mabigyan natin ng value yan. I-comment nyo lang dyan at pag may time makakapag-reply naman po. Ayan na. At pero sa ngayon, inuna ako kayo, hindi pa po ako bibili ha, hindi po ako bibili nito. Nagtsatsaga pa ako sa ano, maaaring ha, may masungkit ako nito. So, ayan guys. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At sa mga bago dyan, huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Until next time, God bless you all. I'm out.